Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Noong 2019, no, nag-release po si Pope Francis ng isang apostolic exhortation entitled Christus Vivit. It is addressed to the youth, to the young people, but also to the entire people of God. At isa sa mga gustong-gusto ko sa sinulat niya ay yung sa paragraph 286, kung saan sabi niya, addressing the young people but also to everyone as regards vocation or discerning one's vocation. He said, "So often in life, we waste time asking ourselves, who am I? Sino ba ako?" He said, "You can keep asking yourselves, who am I, for the rest of your lives. But the real question is, for whom am I? Para kanino ba ako?" And in the previous paragraph, he also said, we can look at ourselves, look at our capacities, our talents, our inclinations, but sometimes we end up only looking at ourselves. Tayo lang, ako lang. Hindi natin nakikita o hindi tayo, we don't go beyond ourselves. Because the real question is, for whom am I? Para kanino ba ibibigay ang sarili ko? And that's what the gospel is all about. The paradox of life. It is not in self-seeking that we find ourselves, but it is in losing ourselves. Pagbibigay ng ating sarili kung saan natin nakikita ang ating tunay na halaga, ang ating tunay na purpose sa buhay. Ngayon rin po ay optional memorial ni St. Edith Stein or St. Teresa Benedicta of the Cross. Siya ay pinanganak na Hudyo, a Jew, and then at the age of 14, she lost her faith or she was not anymore practicing her faith. And then, after some time, she's a very intelligent woman. Philosophically, she is very intelligent, no? Ang galing niya sa philosophy. Pero after some time, he realized that God could actually be met not so much in our intellectual pursuits, but in our day-to-day living. At isa sa mga experiences niya na talagang she was so fascinated was when she entered a church, a Catholic church, and then she saw a woman na galing sa palengke, tapos pumunta sa simbahan, lumuhod at nagdasal. Sabi niya, pwede palang ganun? Pwede palang ma-experience ang Diyos ng ganun? Kahit galing ka ng palengke, dadaan ka ng simbahan at pwede mong kausapin ang Diyos na napaka-intimate na parang isang kaibigan. Na sa ating pang-araw-araw na buhay, pwede pala nating ma-meet ang Diyos sa ating pagdarasal. Kasi sa experience niya, nung na-observe niya, many of the people are going to churches, to synagogues, only for services. Kikita niya, pupunta ka lang dyan sa simbahan, siguro magsisimba, tapos wala na. Pero during that time, walang misa, nakita niya yung isang ali na lumuhod, daladala pa yung basket niya para mamalengke. Tapos lumuhod, nagdasal, nakipag-usap sa Diyos. Even in our ordinary day-to-day living, we could offer the things that we do, what we are, who we are, to God, even in the simple things in life. We could lose ourselves for God. And she said, kahit napakatalino niya, no, may mga pagkakataon pa rin hindi niya makonvince yung tao na
maniwala sa Diyos at magbago ng buhay. Kaya sabi niya, every time I feel my powerlessness and inability to influence people directly, I become more keenly aware of the necessity of my own holocaust. Of my own holocaust, ang pagbibigay ng sarili ng buong buo. Pumasok siya bilang isang madre sa Carmelite Monastery sa Germany. Tapos, noong kasagsagan ng Second World War, no, ng anti-Semitism ng mga Nazis, nahuli siya at saka pinatay, no? Pinasok sa isang gas chamber kasama yung kapatid niya at ilan pang mga Hudyo at siya ay namatay. Then we realized she was able to fulfill her desire to offer herself holocaust, whole, holos, kostos, pagsusunog ng buo para sa Diyos. Losing herself for God. Paano naman po para sa ating mga hindi siguro bibiyayaan ng grasya ng martyrdom? Nung pagkamatay, ng pag-aalay ng ating buhay sa Diyos, pag-aalay ng buhay natin sa ating pananampalataya, ano naman po ang kaya nating gawin o pwede nating gawin? So sinabi ko na kanina, yung pang-araw-araw nating mga pagsisikap, pwede nating ialay sa Diyos. Yung mga krus natin sa buhay, yung sabi ng ating Ebanghelyo, we have to take up our cross and follow Jesus Christ. Yung ating pagsisikap siguro, yung mga kahirapan na ating nararanasan sa ating pamilya, sa ating trabaho, maging sa ating sarili. At higit pa rin po, no, o kaya kasama ng ating mga paghihirap sa buhay, ang isang krus din siguro na maiisip natin na pwede nating ialay sa Diyos ay ang ating mga kasalanan. Pwede rin pong ialay ang ating mga kasalanan sa Diyos. Alam niyo po, si Saint Jerome, isang napaka-bantog na biblical scholar, napaka-talino, noong birthday ni Jesus, there was an apparition or nagpakita ang Diyos sa kanya. Tapos tinanong niya si Jesus, Lord, ano po bang pwede ko pang gawin at ialay sa iyo? Nag-aral ako ng Biblia, naging pari na ako, binigay ko na sa inyo ang lahat. Ano pa po ba ang pwede kong gawin? Sabi ng Diyos, there's only one thing that you lack, that I want you to offer. Give me your sins. Ialay mo sa akin ang iyong mga kasalanan. Kakaiba po, di ba? Dahil para sa atin, iniisip natin, yung inialay natin sa Diyos ay yung mga the best. Pero pwede rin palang ialay ang ating mga worst, ang ating kasalanan. Dito po sa Minor Basilica, no? Meron pong spiritual affinity sa simbahan sa Roma, St. Mary Major Basilica. At dahil meron pong spiritual affinity, pag tayo pa ay pumupunta dito sa Basilica ng Manawag, parang pumupunta na rin po tayo sa Roma, sa St. Mary Major Basilica. At natatanggap din po natin yung mga biyaya na iginagawad sa mga taong nagpipilgrimage sa Roma. Pero meron pong kailangang gawin, no? Ano po yung natatanggap natin? Yung plenary indulgence. Ito po yung pagpapawala ng mga punishment na ating nakukuha dahil sa kasalanan. Sa tuwing tayo nagkukumpisal, naaalis po ang ating mga kasalanan. Pero meron din po yung kalakip na temporal punishment, no? Mga punishment dahil sa ating nagawang kasalanan. Kaya kailangan din pong mapawi iyon, maalis iyon. At para po maalis iyon, kailangan natin ng plenary indulgence. At dito po sa Minor Basilica, nakakatanggap po tayo nun. Pero kailangan po ng tatlong bagay. Una po, kailangan po nating mangumpisal. At we are so blessed na dito sa ating Minor Basilica, every 7:30 to 8:30 a.m., every weekday, from Monday to Friday,
meron pong kumpisal dyan sa Paschal Chapel. Yan po ang unang requirement. Pangalawa po, yung pagtanggap natin ng Eucharistia sa Misa. Tayo po na nagsisimba at tumatanggap ng Eucharistia, mafufulfill na natin iyon. At pangatlo po, simple lang, ipagdarasal natin ang intentions ng ating Santo Papa. Kumpisal, Eucharistia, pagdarasal para sa intention ng ating Santo Papa. At sana po, mafulfill natin ninyo sapagat napakadakilang biyaya po ang plenary indulgence. Napapatawad tayo at naaalis ang punishment na kalakip ng ating kasalanan. At babalik po ako muli sa sinabi ng ating Santo Papa na siguro sa ating buhay, lagi nating tinatanong, sino ba ako? Sino ba ako para sa iba? Sino ba ako para sa aking kapwa, sa aking pamilya? Pero ang mas mahalaga po, para kanino ba ako? Kanino ko ba dapat ialay ang aking sarili? Sabi ng ating Santo Papa, tayo ay para sa Diyos. Pero tayo rin ay para sa ating kapwa, sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga taong umaasa sa atin. At ang pagbibigay ng ating sarili para sa Diyos at para sa kapwa, hindi lang po yung mga best things ng buhay natin, kundi maging ang ating mga kahinaan, kasalanan, warts and all. Because when we offer everything to God, even our sins, sabi ni San Pablo, where sin abounds, grace abounds all the more. Kung nariyan ang kasalanan, mas umaangat pa ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Amen.